Magandang araw sa inyo, mga tigapakinig. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Tunghayan natin ang kwentong pinamagatang I Fell in Love with a Homeless. Pagdating sa pag-ibig, ay palaging ang sawi ang babaeng si Olivia. Hindi naman maikakaila sa kanyang itsura ang malaanghel na kagandahan na mayroon siya. Subalit, ang problema nga lamang ay napupunta siya sa mga maling lalaki. Sa totoo lamang ay marami talagang mga kalalakihan ang nagkakandara pa rito kay Olivia. Pero hindi nga raw kasi niya taste ang mga ito sapagkat gusto niya raw ng matangkad, maputi at gwapong lalaki. Isang araw naman, habang nasa kanyang bahay si Olivia at ginagamit ang kanyang cellphone, ay mayroon na lamang ang biglang nag-message sa kanyang social media account na isang lalaking nagngangalang Andrew. Pero bago nga ito nireplyan ni Olivia, ay tiningnan muna niya ang profile nito at napangiti na lamang din siya sapagkat nalaman niyang napakagwapo talaga ng lalaking ito. Sa pagkakataong iyon ay nareplyan na nga ito ni Olivia at ilang araw lamang ang makalipas ay niligawan na siya ni Andrew. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at dumating na rin sa punto na araw-araw na silang nagtatawagan. At kahit hindi pa nga sila nagkikita, ay sinagot na kaagad ito ni Olivia. Isang araw naman muli ay napag-desisyonan na nila parehas na magkita. At grabing paghahanda talaga ang ginawa ni Olivia sa kanyang sarili. Nag-makeup nga siya ng kanyang mukha at sisiguraduhin daw niyang magiging maganda siya sa paningin ng boyfriend niyang si Andrew. Ilang oras pa ang makalipas ay nasa isang restaurant na si Olivia at hinihintay si Andrew. Doon kasi nila napag-usapan na magkita at ilang saglit pa ay nakita na ni Olivia na may isang napakagwapong lalaki nga ang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Namukaan niya na ito na nga ang boyfriend niyang si Andrew, kaya naman kinilig talaga ng sobra si Olivia. Ilang saglit pa ay sabay na nga silang kumain habang nagkikwentuhan. Titig na titig talaga si Olivia sa mukha ng boyfriend niyang si Andrew dahil napakagwapo nga raw nito at hindi na sayang ang kanyang pag-aayos ng sarili. Matapos ang kalahating oras ay natapos na nga rin silang kumain. Tinawag na ni Andrew ang isang waiter para nga magbayad na ng kanilang bill. Kaya napaisip na lamang si Olivia na ang swerte raw niya kay Andrew dahil mukhang ililibre pa siya nito ng kanilang kinain ngayon. Pero maya-maya pa ay nagsalita bigla itong si Andrew. "Olivia, naiwan ko pala ang wallet ko. Okay lang ba na ikaw muna ang magbayad ngayon? Promise, babawi ako sa susunod nating date." Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya itong si Olivia sa sinabi ni Andrew. Pero kahit na ganoon pa man, ay ganito nga ang sinagot niya rito. "No problem, Andrew. Buti ay malakas ka sa akin. Kaya sige, ako na ang bahala sa bill natin dito." Matapos iyon, ay kaagad na rin silang lumabas sa restaurant na iyon. Nagpunta naman silang dalawa sa bar. Dahil nandoon nga ang mga kaibigan ni Olivia at sakto ay ipapakilala na rin daw niya si Andrew sa mga ito. Ilang saglit pa nang magkasama-sama na sila Olivia at ang kanyang mga kaibigan ay mayabang na pinakilala ni Olivia ang kanyang boyfriend. "Guys, meet my boyfriend. He is Andrew." Tuwang-tuwa namang sumagot ang isa pang kaibigan ni Olivia at sinabing, "Wow naman, ang galing mo talagang pumili, Olivia, ha? Napakagwapo naman ang boyfriend mo." Ikinatuwa talaga ni Olivia ang sinabi ng kanyang kaibigan. At ito rin daw ang isang dahilan kung bakit gusto niya ng gwapong boyfriend
para hindi siya mapahiya sa mga kaibigan niya. Pero ilang oras ang makalipas ay kinailangan na ring umuwi ng boyfriend niya si Andrew. At kinabukasan naman, nang i-message ito ni Olivia ay napansin niyang parang napakalamig nga raw sa kanya ni Andrew. Subalit, ilang saglit pa ay nagulat na lamang si Olivia nang mabasa niya ang message ni Andrew sa kanya na nakikipaghiwalay na ito sa kanya. Maya-maya pa ay nakita na rin ni Olivia na mayroong post sa social media si Andrew na mayroong ibang kasamang babae, kaya napaiyak na lamang siya dahil niloko lang daw pala siya ni Andrew. Wala na ring nagawa pa si Olivia kung hindi hayaan ang gusto ni Andrew na maghiwalay na sila. Kaya gabi-gabi ay malungkot na lamang si Olivia habang nakatulala sa kanyang bintana. Dahil naranasan na naman daw niyang maloko ng isang lalaking tunay niyang minamahal. Dahil sa nangyari kay Olivia ay pinangako niya sa kanyang sarili na pagtutuunan muna raw niya ng pansin ang kanyang sarili at iiwas muna siya sa mga lalaki. Nang malaman nga rin ng mga kaibigan niya ang nangyari sa kanya, ay minessage siya ng mga ito, ngunit niloloko lamang siya ng mga ito. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na ngang kinalimutan ni Olivia ang nangyari sa kanya. At isang araw naman, habang naglalakad si Olivia sa tabing daan papauwi sa kanyang bahay, ay mayroong isang magnanakaw nga ang bigla na lamang humablot ng kanyang bag. Kaya napasigaw na lamang siya. "Tulong! Kinuha ng magnanakaw ang bag ko!" Pero nagulat na lamang si Olivia nang isang pulubi nga ang humabol sa magnanakaw na ito. Maya-maya pa ay bumalik na nga ang pulubing iyon, daladala ang kanyang bag at binalik ito sa kanya. Bilang kapalit ay binigyan nga ito ni Olivia ng pera pero tinanggihan ito ng pulubing ito. "Hindi na po kailangan, miss. Tinulungan ko lang po talaga kayo at hindi ako humihingi ng kapalit sa ginawa ko." Nagulat talaga si Olivia dahil alam niyang kailangan ng pulubing ito ng pera para magkaroon ito ng pambili ng pagkain. Ngunit tinanggihan lamang nito ang inaalok niya rito na pera. Habang lumilipas ang mga araw, ay palagi na ring binabalikan ni Olivia ang lalaking pulubing iyon kung saan ito palaging nakapwesto. Dinadala niya ito ng pagkain at nalaman niyang si Lester pala ang pangalan nito. Dahil doon ay naging magkaibigan nga sila at sa tuwing nagkikwentuhan sila ay palagi siya nitong napapatawa, kaya tuwang-tuwa talaga rito si Olivia. Subalit matapos lamang ang ilang linggo ay napagtanto ni Olivia na parang iba na rin daw ang nararamdaman niya para kay Lester. Imposible raw na magkagusto siya rito dahil isa lamang itong pulubi. Ngunit dahil sa kabaitan nito sa kanya ay parang nahuhulog na raw siya. Isang araw ay muling binalikan ni Olivia ang pulubing si Lester. Habang nagkikwentuhan sila ay doon na siya umamin. "Lester, hindi ko alam kung maniniwala ka, pero parang nagugustuhan na kita." Ikinagulat talaga ni Lester ang sinabi ni Olivia, pero ganito naman ang sinagot niya. "Totoo ba ang sinasabi mo? Parehas tayo ng nararamdaman, Olivia, dahil gusto rin kita." Dahil sa nangyaring iyon, ay sinama na nga ni Olivia itong si Lester sa kanyang bahay at doon na ito pinatira. Binilhan niya ito ng maayos ng mga damit para maging presentable raw ito. Hindi nagtagal ay nagkaroon nga sila ng relasyon at kahit alam ni Olivia na pwede siyang lokohin ng mga kaibigan niya kapag nalaman ng mga ito na umibig siya sa isang kulubi, ay tinuloy pa rin niya ito. Wala na raw siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, basta ang mahalaga raw ay masaya siya ngayon sa isang lalaking siguradong mamahalin siya ng totoo at hindi siya lolokohin kagaya ng ginawa sa kanya ng ibang mga lalaki.
Dito na nga po nagtatapos ang kwentong pinamagatang I Fell in Love with a Homeless.